Guys, lesson natin for today is kite tutorial naman to. Replay lang to guys, bali na-replay ko kasi sa papakita ko sa instinct ni Akay dito. Bali, pag Akay ka kasi, more on patience to eh. Kasi yung SS talaga nito, very helpful talaga. Bali, madami kasing pwedeng gawin sa SS nito. Pantulak, pamprotect, pwede mo dali sa torrent, bali pagka second skill, first skill, tapos sprint. SS yan, magandang. Dali mo sa torrent, ipitin mo dun. Kaya madaming gagawa na ito, body pang protect, pang ipit, yan. Tatlong magagawa mo dyan guys. Kaya sobrang ganda na itong Akay na ito. Isa ito, pinaka-favorite hero. Sa ngayon nga, ito nga yung pinaka-favorite ko talaga eh. Yan, kaya sa mga gak tsaka sa ano. Kasi madami yung sinagagawa na ito eh. Bulihin lang natin yan. Last one bully, pag natamaan mo yung second skill guys, magdo-double yung damage. And, bali yung Akay kasi guys, kaya hindi siya nagagamit ngayon. Dahil may Valir, mahirap mag-Akay sa Valir. Tapos yung meron pandigi, kaya hindi siya masyadong gagamit talaga. Yan, tsaka yung mga hero talaga ngayon, Kufra, mahirap din mag-Akay sa Kufra. Kaya ang dami rin na possibilities na hindi talaga pwede. Pero papakita ko sa inyo dito yung instinct ko. And natambay lang talaga ako sa bush pag Akay talaga ako kasi malakas kasi yung ni Akay yung second skill tsaka first skill niya, ang sakit niya. And katulad niyan guys, di ba nakita nyo yung bawas niya talaga yung pag tumama yung second skill tsaka first skill magiging stun, tapos ni normal po masakit talaga yung bawas na yun. Kaya kung mag-Akay kayo guys, and puro ganun lang ginagawa ko out. Basta guys, yung instinct talaga ni Akay dito importante talaga. And replay lang to guys, para makita nyo lang na kung second skill, first skill tayo. Diba? Follow up lang. It's out ulit. Tinamaan siya ng pana, second skill, first skill. Lagi lang ganun guys, lagi na sa damo lang. Lagi na sa bush. Kaya kung papansin, parang alam ko kung nasaan yung kalaban eh. No? And parang bilang ko nasaan yung kalaban guys. Ito. Ito na naman, first skill na naman. Diba? Parang easy kill eh. Second skill, first skill, easy kill talaga lahat. Yeah. Ito yung pinaka-favorite ko sa Akay. Bali, level 2 pa lang, ang sakit niya na pwede na siyang pumatay. Guys, instinct ko na naman to. Bali, kung makapansin niyo sa mapa, na nakita ako nandiyan si Grock, nag-iikot-ikot siya. Hindi ako gumalaw, hindi naman niya ako makikita eh. Kasi sinasabi skill ako ni Grock. Para kunyari, siguro lumabas ako sa wall, pero hindi naman niya ako makikita dun, kahit ibatuyin niya ako. Kaya akala niya wala pa rin ako dun. And titignan ko lang si Grock. And instinct na lang yan guys. Kaya kung papansin niyo kung yung instinct niyo, kung alam niyo nang wala kayong tiwala sa bush na yan, na nandun yung hero niyo, yung hero ng kalaban, baka nandun nga talaga. And pwede ko ito ipitin guys. And diba? Parang patience lang talaga kailangan sa Akay guys. Uy, naisa siya ni Joel guys. And kung makapansin nyo guys and inaano lang ako, patience talaga yung tamang timing na second skill, hindi tumama na. And kung titingnan nyo lang guys, second skill tsaka first skill solid na talaga eh. So, dagdag mo pa ng SS si Akay, tapos may sprint pa na ako. Ewan ko na lang guys, kung gusto mong itabo yung mga kalaban mo, sprint SS lang, katapat. And tamang objective lang. And ito, ang lakas din sa turtle na itong Akay guys, kasi pagka pumasok yung kalaban, pwede mong SS na lang. And i-assess ako na pag pumasok itong mga to. And zone na lang natin itong mga to. And lakas sa zoning din. Kaya isa rin si Akay sa mga ma-zoning. I-assess natin to. And kaya makapansin mo, patience talaga is the key. Pag nag-Akay user ka talaga.
Ayan, second skill tsaka first skill natin to. Solid, di ba? Puro ano po, pag tinamaan na second skill, first skill ko, auto-kill talaga eh. Kaya ito talaga yung favorite ko talaga. Kaya sa mga aki-user dyan guys na nagko-comment na aki gameplay naman, ito naman, ito guys yung gayahin yung aki. Yung build ko naman dito is depende sa kalaban ko. May power siya, kaya warrior boots sa katina. Eh maganda dyan, warrior boots sa katina. Hindi na ako nagka-curse element dito. Curse element is damage, o totoo naman yun. Pero mas gusto ko yung makunat ako eh. Eh nakikita naman nila parang yung mapa ko dito is alam ko kung nasan talaga sila. Kasi lumalabas yung tank nila. Kaya nakakatakot si Ake guys kasi lagi nasa sa bush. Pag sumilip ka naman sa bush, pwede kanya kainin. Eh nakita ko na naman guys, nakita S na ko to. Iniiwas ko na, sakit ng parsa guys. Iniiwas ko yun. Eh syempre hindi naman natin, hindi natin kaya yan kaya ano lang tayo dyan, bakbak lang. Kaya kung makapansin nyo guys, yung ikot ko, ano eh, kung saan nakapwesto yung Bruno. Tsaka guys, ito pa pala, alam nyo ba si Grock? Lugi kay Ake guys. Kasi pag binitaw mo na yung skill ni, ano, ni Grock first skill niya, makukombo ka na ni Ake. Mas sakit yung bawas ni Ake guys. And kaya makita ko na naman si Grock, lumalabas na naman. Kahit batuhin niya ako, hindi niya naman ako makikita eh. Ayan, hindi ako alis dito guys. May turtle kasi 6 seconds. Ayan, instinct na lang talaga. Ayan, isa sa pinakamagandang gamitin si Ake pag nasa turtle fight. Kasi ano, ganito lang yan guys eh. Kung may retry kayo, tapos may retry yung kalaban, sinong unang guguluhin mo? Pag 1 bar na yung turtle, syempre ang guguluhin mo yung may retry. Para hindi makakuha. Ayan, hindi nakuha. Sayang. Ayan, pero punit ko rin si Grock guys. Ayan, may SS pa tayo guys. Ayan, hindi ko na SS na yun. Matipid talaga ako sa skills guys. Kaya ano, kaya yung pagka available yung skill ko, magagamit ko siya agad. Unlike na tipong all skill ka, tapos pagka kailangan sa pinaka-importante pang ligtas, hindi wala ka na magamit. Ayan, kaya dapat guys, matutuloy kayo maging patient sa skills. Ayan, kunin natin to si Grock pagka pumasok dito yan. Ayan, nakita ko na naman si Grock Race. Pag nakita ko na si Grock Race, pinapattern ko na yun sa map kung saan siya pupunta. Ibig sabihin, pag nandun si Grock, nandun din yung carry niya. Ibig sabihin, nandun, ano, ayan, sumusunod na naman, magsasama na naman silang tatlo. Ayan. Tama na lang tayo dyan, tama ang bush lang talaga. Sa top yung turtle, siguro dapat sa top din ako pumesto niyan. Kaya naramdaman ko na rin, ayan, naramdaman niya. Sinusundin ko lang talaga sila. Ayan, parang kakalala talaga mapaka ko para yung vision talaga ng campi ko talaga malawak. Ayan, si Grock kukulitin ko lang. Normal lang yan. Ayan yun naman yung second skill ni Grock guys. Nag-aantay ako dito ng turtle guys. Kaya makapansin nyo, lagi lang ako nakatambay sa bush. Ayan, patience is taki talaga pagka-aki ka talaga. Hindi pwede yung ano, yung labas ka ng labas. Kasi eh, pag lumabas ka, ano eh, mapapattern ka na nila. Na may kasama ka, ganun. Or nandiyan yung marksman mo. Ayan, ganun. Pwede mapush nga itong top eh. Pero may turtle pala at 15 seconds. Kaya pareho ito yung turtle pa rin. Ayan, dito na naman tayo guys. Second skill na naman. Ayan naman yung solid na second skill, first skill. Sakit ng bawas talaga na second skill, first skill eh, no? Ayan, gumamit na tayo ng sprint guys. Turtle na lang. And kapatartuling ko si Claude tapos nakakano tayo. May SS pa tayo dito guys kaya hindi, nakita yung ginawa ko diba? Ang tipid ko talaga sa skill. Kaya guys pag akay kayo, doon na lang kayo sa tamang, ano, tamang daan. Or use wisely ng mga skill. Ayan, pwede ko ito talunan guys pag ano yun, pati ito. And nakita nyo, very useful talaga, bugbog talaga guys si ano si Grock sa akay. Sobrang bugbog talaga. Yung mga dati guys, yung mga priority pa si akay, pag may Grock talaga. Mas gusto ko talaga mag-Ake pag-Grock. Ake yung Exberg. Pero mas bubugbog mo si Ake sa, ano, eh, si Grock sa Ake. Dahil pag ka na binito mo na yung first kill mo, pwede ka na yung ipilin. 3.5 seconds pa naman yung ipit ni Ake. Kaya sobrang useful talaga siya. And
Pumana na naman eh. Second skin, first skin na naman ako, guys. Tapos SS. Nakita niyo yung ginagawa. Bugbog talaga, guys. And hindi pwede siyang mag-SS sa harap ko kasi magbabounce lang yun, guys, pagka sa mag-SS ka sa akin. Alas na lang pag sa wall ka galing. First skin tsaka SS. Maka-cancel mo yung SS niya ni Graf doon. Ay, ni Akay doon. Ayun yung mabisang pang-cancel. Kaso nga, hindi na nagagawa yun dahil na kailangan mo dumingit sa wall bago ka mag-SS. Pang-cancel yun sa ano sa Akay, guys, eh. First skin tsaka SS. Pag mag-SS si Akay. And kaya mga pasin nyo, yung mga hero nakalabas na dahil replay na lang to. Kaya pinapakita ko dito yung instinct ng Akay. And instinct ko as a player tsaka yung Akay na paggamit ko. And pupunta ako kung saan pupunta yung Bruno. Alam ko kung saan pupunta siya dahil dun yung gray shade sa top na red. Dun siya pupunta dahil nga magbabuff siya ng red. And second skill, first skill ko na naman to, guys. Sulit talaga, no? Hipit pa nga. Ayan. Kaya sa mga user dyan, no? Matuwa kayo kasi ito na yung hinihintay nyo. Matagal na kasi, guys, may nag-comment kung paano daw mag-Akay. Ayan. Pinakita natin with replay na lang to. Replay na lang to, guys, ha? Pinakita ko lang instinct ni Akay kung saan siya pumapuesto. Kung saan siya nakakatakot pumesto. Ayan. Yan, alam ko na dito si Bruno. Ayan, guys, diba? Sobrang taas na instinct talaga din dito mamaya yung second skill ko. Nag-purify pa nga siya. Natakot siya, guys. Yan, pwede ko na nga siya ipitin eh. Pero, syempre, alam nyo naman. Matipid talaga tayo sa skill. Kaya, yan. Ito yung build ko, Kiras na. Yan. Ano na, Athena tsaka Kiras na. Solid na yan, guys. Di na babawas masyado yan pag snowball ka. Pag nag-snowball si Akay, guys, or yung tank, pag naka-Athena tsaka Kiras na yan, sobrang solid na yan. Hindi na masyadong makabawasan. Lalo na pag sinipa siya ni Bruno. Tsaka nung mga bola-bola ni Bruno. Complete na item ko eh. Meron akong item pang depensa. Tsaka armor, tsaka meron din akong pang item. Ay, naku, ito na naman. First skill na naman, guys. Kung ano makakuha niyo, second skill, first skill niya, guys. Solid talaga. Piti natin, dalawa pa nga. Ay, guys, sinasabi ko sa inyo, pang-cancel talaga sa Akay. Pag nakadikit sa wall, tapos first skill. At ano, pag nakadikit sa wall, first skill tsaka SS, makakancel si Akay. Nagawa ni Grak yun. Okay siya doon, pero makunat na kasi ako eh, kaya ano. Pero kung hindi siya naka-SS, ipit sila dalawa, side by side na wall. Kaya, ang hirap pa naman, guys, pag may marksman kayo, tapos may Akay. Parang protektado talaga yung marksman. Ito talaga yung mga oldest na pamprotect talaga si Akay. Lalo sa marksman, lagi nakabuntot lang yan sa marksman na nakatago sa bush. Ayun yun ang mga nakakatakot na Akay user, guys. Yung mga laging nasa bush. And try natin to. Ipitin si Bruno kasi walang purify to. Napansin ko kanina. Nag-purify siya. No, patayin na to, guys. Ayun na yung pwede yung kailangan patayin lang yung Bruno. Ayun, tumawa na si Bruno. Mayroon pang grok na, oh. Slow na lang yun, guys. Ginawa ka first kill. Alam mo na mamatay yan. Iwan ko na yan. Mau overkill lang yan. Ayan, tapusin na natin to. Tapusin na yan. Ayan, may SS pa tayo, guys, kung makulit yan. Ayan. Ito naman. Ayan. SS ang pang... Gaya yung pang-counter rin dati, guys, yung mga sinaunang season 4. Ang pang-counter talaga sa mga Chu is itong Akay. Kasi, guys, yung mga season 4 is yung marksman kasi inuunin ni Chu. Eh kung may Akay, mahihirapan si Akay, si Chu sa Akay. Lalo sa bot lane. Laging ginagamit si Akay sa bot lane pang protect. Para mapag-farm yung marksman. Kaya feeling ko sa 1-3-1 is pwede pa rin siya gamitin. Pang protect talaga. Madami matutulong si Akay, guys. Meron siyang tatlong matutulong pang protect. Una. Pangalawa, pang initiate. Pangatlo, pwede mo siyang dalhin sa tore. Yun. Madami. Madami talaga. Ayan, guys, Akay gameplay. Ayan lang yung item. Then, kailangan ng conceal din, guys, para sa ano. Sa biglang gulat na pagpasok. Yan, invisible na rin. Nice game, guys. Nice game.